Hello guys, mga kanting. Dito tayo ngayon sa Bicol. Anong Bicol to, pre? Albay. Albay, yan. Pupunta natin ang isang manggagamot na may mga taang gamit. At yung manggagamot na yun, meron pa mas malakas sa kanya. Yung tinatawag niyang maestro. Ngayon, tignan natin kung anong meron sila. Yan, dyan siya nakatira sa may parang malayo sa sibilisasyon. Yan. Post muna natin. Yan, malapit na tayo. Ito, habak. Ano pong pangalan nito, sir? Ay, habak. Kompleto yan. Ito sa po yung altar. Sa barang, lahat-lahat, adjustable naman yan kanya. Ito pala yung mga gamit, sir. Mahal, pero may mga ito. Ayan po, ano pong garapa. Ano pong pangalan niya, sir? Ito, malalaman mo kung mayroon sa'yo magtatangka ng masama. Kasi kahit gano'ng kaigpit yan, kukulo yan ng langis. Para sa mga aswang, di ba? Correct. Habang mababarang paggamit. Alimbawa, lason, lalasonin ka. Kukulo yan. At saka, may pupuntahan kang lugar. Alimbawa, may panganib. Pag lumabas yung langis. Nalabas pa po yung langis dyan? O kahit gano'ng kaigpit yan, kumukulo yan. Pag nagkulo yan, alimbawa, napansin mo, huwag ka pong tumuloy sa pupuntahan kasi may panganib. Ano nga sa likod niya? Pero ingatan mo po ito. Apo. Kasi ni nana po ito. Nana po. Okay. Pero ang nana daw nito may makaalam na tulad nito. Kasi bakit na nakawin nila? Bubuksan ito nila. Ang sosyo ito nila. Yung laman ko kopyahin. Kukunin. Ang laman ito lahat ito nang galing sa dito. Kaya ang laman ito sagrado. So ang tawag po yun habak talaga. Habak. Pag ito pero dapat primal na araw para yung bisan hindi kumukulo. Primal na araw pupunta sa rin. Basahin? Hindi. Yung bas-bas. Kung charge-charge mo. Yung consagrasyo. Pero ang tingin ko sa iyo, binasa na kita. Kaya mo itong gawin. Kasi malakas man yung fighting spirit mo. Tapos isa pa. Isa din ko yung mga bawal. Bawal dalin sa patay. Siya. Bawal dalin sa cemetery. Oo. Bawal dalin. No? Okay lang sa siya. Siya? Ako inaalis ko sa siya. Ay. Kasi yung ano, yung dumi. Oo. Oh, maintindihan naman nila yun. Pero tatanggalin mo lang ito. Alin mo ba? Magtatabi ka sa atawin. Oo, oh, tiyan. Alam na po natin. Bawal. Ah, ito ang batas nito. Ingatan mo kasi lifetime na ito sa po. Kasi mayroon kumuha sa akin si mga kumuha dito na nagreklamo sila kasi nawala. Eh, hindi mo iningatan.
ninanakaw. Ninanakaw din pala yung mga ganyan. Kung mayroon nagnanakaw sa talimong sagi, may masigit na mayroon ito magnanakaw. Kasi iba ito. Kaya nga, ang pinagkatiwalaan niya sa pangako niya, sa pagbalik niya, babalikan ko mga dukha. Paano sabihin mong matatalim? Napansin ko po yun, lahat po ng mga gamot, yung mga pwersa pupunta sa kanila, yung mga maralita. Ang ano ko lang naman dun, yung mga maralita siguro, sila mas lubos na nakakailangan. Kaya dun sila pupunta. Kasi ang mga mayahon, halos meron na sila eh. Ang pangako ng Diyos, babalik siya sa mga dukha. Anong sinasabing dukha? Walang pinag-aaral. Tulad ko, wala akong pinag-aaral. Ngunit ang pangako niya, babalik ako sa mga dukha. At ipagkakaroon ko sa kanila. Just... Bibigyan ko sila ng karapatan na ihayag ang katotohanan upang matanggap ng sanlibutan ang tunay na katotohanan. Ang wagos, ayam. Ayam. Napakalalim. Kaya doon ang pangako niya. Huwag kayong maniwala na ang pangako ng Diyos sa mayaman. Pero mayaman, mahirap, lahat yan minahal ng Diyos. Pero ang pinaka-sentrong pangako niya sa mga dukha, ang sabi niya sa mga dukha, bibigyan ko siya ng sapat na karunungan at kapangyarihan upang ihayag ang katotohanan. Inahayag na natin. Mapalad yung maniwala, ang sabi ng Diyos, mahalaga, mahalaga, inahayag nyo na. Mahalaga, tinupad nyo na ang utos. Ang katuparan sa Panginoon ng Diyos. Maniwala man sila hindi, hindi mo na yan kasalanan. Nagawa na yung obligasyon. Nagawa mo na yung misyon. Kaya, dala mo na ito, dala mo na ang sagrado, dala mo na rin ang pagmamalasakit sa panlilitan. Dala mo na ang pagliligtas. Kasi ito na ang kahulugan nito. Puro yan siya daw. Yung... Pinabens? Ano sila? Yung... Iwan ko. Kasi andalan... Si Ito Ricky, kasama ko kanina yan. Pasabi niya... Kain to, umulan muna sila dyan to. Dyan lang muna sila. Kain to yun. Gagawin yan sa Diyos. Eh, hindi ko na tawa talaga. Ano pa? Oh, kasi ginawa mo rin yung pagligtas, pagmalasakit. Yan, Diyos mo. Hindi ko kilalang dalawa na yan. O ako. Ayun, dalawa na hindi ko kilala. Lahat. Ngayon ko lang nakita yun. Ginawa na sa akin. Pero nandyan yung malasakit sa akin ng Diyos. Kasi yung malasakit ko sa tao, nandyan. Pwede mo na ito ikabit. Salamat po. So ito yung tinatawag na habak. Pag araw na araw na Martes Bernis, pag pausukan mo ng insinyo kamangyan. Ano po yung dasal yung pinakitinggan kagabi? Ayun na. Yung ama namin, ang Panginoong Maria, doon natin. Pero, para malakas, gawin mong siyam-siyam. Tuwing araw. Kung hindi mo man magampanan umaga bago ka matulog. Okay? Kasi ang pagkain. It's been a long time to see you again. Tapos nagpapalakas. Ha? Ay, hindi magpapagpapala ako. Oh, wait. May titingnan pa. Oh. May kunin lang ako. Today is the day. The healer, Mr. Arnel. Oh! Kumali ka ni... Pasing... Pumuli ka, pabain mo natin bread, so... Palaugaw mo mga chismis ka na naman. Hindi ka saan... Hina na! Ito mo nagra-live cover pagka, Teddy.
Ano na parasibutan mo? Ito ang baklay. Kaya yun doon din nagandal. Nadalaga na may mga 200. Ngayon kita nagasin ang sharing sana. Patarlak ka na kami ni Puma yan. Sa easy text siya, padalaga niyan si Boss Bayan 2-1. Data, nasabi ko si Musa, kain baga na papel. Kagwa po nasa, mas liit siya ng pitik pati sa mga bataw. Pag tinamaan siya, kain mo nag-crack. Utong mong muntay na baga nila, sinabang nga dyan sa PD Road. Yan, tadi na, din pa yan. Utong pag-crack sa tong liit dito sa kwa dati. Bato na nga sa easy text. Patarlak ka na. Manabat yung asawa ng kapatid ko sa Pampanga. Manabat? Saan po sa Pampanga? Sa Apalit nga. Oo, meron kaming ano sa Apalit, mga kamag-anak niya. Sila, Porak. Magkalapit ang... Karatig bayan lang, pre. Lexter Manabat. Karatig bayan lang yan. Kasi yung mga Manabat is galing sila ng Indonesia. Mga Majapahit Empire. So nagpula sila sa Lubao. Ganun. Doon sila nag... Kamag-anak ko ba si, Cyril? Para. Cyril Manabat. Pero ang liit na, ang liit na babae yun. Cyril 2. May pangaman nito dyan. Yan, tapos yung bakal mo na so, hindi na ako sumubakal. Naman mo ang buwan na. Lexter. Lexter. Bayaw mo. Sabi nga, kasi kung may bakal. Ano ba ng bakal? Abo San Vicente ka o sa San Gatos? Ari. Pinabakal sila ka rito. Hindi, paring Richard. So, kilita rin da? Sinagawa naman daw. Ari, may utang sa rito. Balay-balay. May balay, may payag-payag na ako, may gamot ka pa. Pera ba ba? Tulong taon man yan eh. Nabigyan ka pa ng baka mo. Pera pa din na ganyan. Tungin taon sa lang. Patubos ko siya mo, 55. Oh, baga. May payag ako, may tanong magkumbatag. 10% baga. Oh, 5. Ang 5%. Ayan mo, 10%. O, papasok kay Kawait. Kawait sa baliyaw. Yung iba talaga. May sugong ni Anita. Nung sa Tagod Pebagat. Ang ano? Orlan? Ang pagkakaalam ko. Marami sila eh. Babae. Gumihong. Siya hindi wata ng hangin. Oo. Hindi wata ng hangin. Dito pantay na. Ugibon mo. Pastrad daw. Kasama na sila. Ano to? Si pagkukulay mo sa kita ng kataya. Siya daw ang may glass. Oo. Ito rin, no? Yan. Ito rin, no? Yung ulo. Ayun yung mata, ilong. Ayun yung bibig, Tapos yung dyan sa tainga mo, ito yung hayop na inutosan. Ayan. Ano klaseng hayop yun, Brad? Ayan. Parang bro, asong hindi maintindihan na
Baka wasp. Hindi, hindi aso. Parang nag-muster lang aso, pero hindi yan aso. Baka pre-wasp. Ito talaga yun. No? Ay, yun may mga mata pa talaga. Ayan, baga. O, yung mga alaga. Ah, barang talaga. No? Oo. Oh. Tinanggal ko alaga nila ng sarunggo ko eh. Pagduwang si Mana, luminuan. Tanggalin natin. Sa araw ng bangka. Ganun pala talaga. Basta, tuloy mo lang yung Opo, mag-aaral. Ayun nga po, sir, sa Holy Week ba, ano pong mga misyon ang ginagawa niyo? Nag-sacrifice ka. Pero yung sinasabing talim-talim ay nans, meron daw hiwaga yung kuweba doon. Huwag mo na yung hanapin na iwaga. Kasi marami dyan nalilinaw. Ang hanapin mo yung paghahari. Ang hanapin mo ang katotohanan, huwag yung hiwaga. Ang katotohanan at yung paghahari. Kasi marami doon nalilinaw. Malilin lang ka talaga niya, bro. Kasi pag hindi ka bread sa pag-aaral sa spiritual, yan. Babagsak ka sa exam sa pag-aaral. Kaya dapat bread ka. Kikilalanin mo rin yung espiritong kausap mo. Kasi dapat marunong kang sumuri. Kilalang ako ang totoo. Yeah. Dapat marunong siyang sumuri. Ah. Kaya nga sinabi. Suri at kilatis. Kaya nga saliksikin ako. Kasi maraming magpapangga. Ah. Ipapakilala ang aking mga gawa. Ang aking pangalan. Ngunit sa bandang huli ay tatalikuran ako. Yun. History, history. May ganyan reliyon, ginagamit yung pangalan ni Kristo. Ayoko nang banggit. Hindi reliyon. Andala natin misyon, hindi reliyon. Yun. Katotohanan ng misyon. Anong misyon? Ito na ginagampanan natin. Nagpapagaling tayo sa pamamagitan niya. Nagpapalayas ng masamang spirit. Yun. Nagbabasbas. Pero yung pagbasbas, ikinaloob mo yun sa akin. Pero yung pagbautis mo, hindi pa. Kasi an may tungkulin yun, yung divine master natin. Variation pa rin tawag dito, yung ano rin ni si Kristo baga. Naglakbay siya sa mga malayong lugar at ng gamot. Ngunit hindi matukoy ng tao kung anong relihiyon meron siya, kung sino talaga siya. 'Di ba? Yun pre. Oh, kaya, history repeat itself na tinatawag. Marami ang
hindi nakakaalam sa aking pagdating. Yan. Sa iba kanya, darating ako katulad ng isang magnanakaw na hindi nyo inaasahan. Hindi nyo inaasahan. Kaya na, yung pag-aaral natin sa espiritual, isa yung napaghahanda. Yan. Yung pagsaliksik natin, isa yung napaghahanda. At saka, yung pintuan, alamin mo yun kung ilang andana. Ilang pintuan. Kasi sa iisang kaharian, maraming silid. At saka ano? Oh, kaya... Walang makakaligtas sa sariling relihiyon. Makakaligtas tayo sa sariling nating gawa. Sa sariling gawa. Ang Diyos, ang templo ng Diyos sa buhay natin, nasa puso. Wala sa isip. Wala. Kaya nga, tinawag na tayong templo. Katawan ni Kristo. Yan. Noon, tinawag tayong anak. Anak ng Diyos. Sabi nga. Noon, tinawag na tayong templo. Magiging templo ka nga. Kung tinanggap mo na siya. Sabi nga, pre, hindi ko kailangan ng inyong mga talino at yaman bagkos ang inyong mga puso dahil dyan ako nananahanan. Oh, mananaan siya. Ang kanyang buhay at banal na espiritu. Pagsasabuhay ni Jesus Cristo, isasabuhay din natin ang pagtulong sa kapwa. Pagsasabuhay, pagpamaka Diyos din yan. Pagiging maka Diyos, maka tao. Pero, wala na ang libro. Yan. Tapos na yan ang kasaysayan. Katapos na ang kasaysayan. Sa pagiging... Ngayon, sino na ang tunay na libro? Tayo na. Tayo na. Sa pagiging pagkikapagkapatao at makataong gawa. Tayo na ang libro dahil tayo na ang tunay na manggagawa. Sabi nga, kung maayos ang gawa mo at maayos ang kaisipan mo, hindi ka maano. Oh, tama. Ligtas ka. Alam mo, ligtas ka sa sarili mo. Dahil may kasama kang tagapagligtas. Sabi nga, wag mo i-assume sarili mo ligtas ka. Tao ang magpapatunay at mismo Diyos ang magpapatunay niyan. Kasi alam mo yung ginagawa mo eh. Oh, kaya nga. Kaya nga. Na inutusan niya ang mga apostol niya. Na ihayag ang kautusan. Ihayag ang salita ng Diyos. Hindi pinaniwalaan yung mga apostol. Nagreklamo kay Jesus. Maestro, bakit hindi kami pinaniniwalaan? Kaya yung ginawa ni Jesus, siya ang marap sa iba, sa maraming tao. Ang sinabi niya sa maraming tao, kahit pa ako ang magpatutuo sa inyo, hindi kayo maniniwala sa akin. Ako nga si ako. Kailanman, hindi pinaniwalaan ang tao, ang Diyos. Ako nga si ako. Ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo ay iisa. Kaya nga. Tatlong persona sa isang Diyos. Oh, ako nga si ako. Sa salita niya. Yung Alpha Omega. Una at huli, simula at ang wakas. Alpha Omega. Oh. Una at huli, simula at ang wakas. Ako ang wakas. Kaya, ang salitang Alpha Omega, itinayo niya sa isang fundamental na bato. Hindi lang itinayo, isinulat pa niya. Ano? Marami pa. Yung iba lang pinuksan. Kailangan ano? Marami matutunan. Eh, puso na. Ito? Yung iba tawag niyang lubigan. Lubigan? Pero dito sa amin, tinatawag yung kamod. Kamod. Yan po yung ano niya? Oo, oh, ito. Yung ugat? Ugat oh, yan? Ugat na yan pag nag-ano na... Pag matagal na yan, lalabas na ugat, ganito na. Tapos patutuyuin mo ito. Pala siya na yan. Ayan, matutuyuin. Pinatuyo mo na. Oo. Pwede mo ito. Pero dapat may kidkidan ka nito. May hinahanap ako. Ayan, gamot sa lason pala. Yung mga nalalason, no? Oo. Anong tawag po sa mga butong to? Ano nga, maso toy saling? Gamot pala sa lason. Oo. Yung mga sinasaw yung daliri, no? Yan, sinasangag yan. Mga manlalason. Pero ang sa matanda nito, may limit lang yan, tatlong buto lang. Sa bata, isa lang. Pwede yung dalawa lang. Yung tinatawag yun ang buto ng sinukuan. Oo. Oh. Anong itsura nila? Ayun. Ayan pala ang buto ng sinukuan. Napakaliit niya. Para siya ang ano? Sinukuan tatlo. May puti, may itim, may pula. Yan yung pula. So, ano pong pagkakaiba nila maliban sa kulay? Ah,
Sa itim din yung itim. Itim din ang buto. Hmm. Ayun pala yung buto na sinukuan. Lagyan mo yan sa pulang tela. Oo. Oh, pulang... oh. Parang yung mga kalbendigera, no? Yung mga ganun. Di. Dala mo ang sinukuan. Kahit gaano katapang, gaano ka mangis, maghayop, magtao, magiging maamo yan sa'yo. Hmm. Kasi nandyan yung sinukuan sa'yo. Mapapayo ko mo sila. Oo. Oh. Eh, salamat. Maraming salamat po. Maghayop,